You were there at the National Museum. What was it like to actually be sitting there and witnessing the historic events of the inauguration? Exciting, Sir Tony and Carmina, of course. First time na makakyat sa ganyang stage. And then it is indeed, and then to be chosen as the next social welfare secretary. So I was excited, but at the same time, it was like what's going through, my mind was like yung taba, because this is a bigger scope though. Ginagawa na natin before when I was still with ABS and other channels, I mean, public service, but this is mas malaki ni Sir Tony and Magdalena. Doon sa inaugural address ni President Marcos Jr., sabi nga niya, di ba, yung mga pangarap nyo ay pangarap ko rin. Ang gusto sana niya ay siyempre kung ano yung mga aspirations ng mga tao, ay yun ay matutupad niya. In your work now as social welfare secretary, ano ba sa tingin mo ang mga pangarap dapat ng tao na matupad ninyo sa administrasyon? Yung mabawasan natin, Sir Tony, Ma'am Carmina, itong problema ng mga kababayan natin, mga medical, mga burial, yan usually ang nilalapit nila for assistance. Pero dala kasi siguro yan ng poverty, and then wala silang source of income. So, but meron naman kasi ang DSWD, yung Sustainable Livelihood Program. Then meron pa yung mga kalahi, and then yung seeds kung tawagin. I think we can solve that problem siguro slowly but surely, na mabigyan ng pangkabuhayan itong mga kababayan natin, o at mag-graduate sila sa 4Ps. Ang karamihan dyan ay yung mga nasa 4Ps. Eventually, they have to graduate, and then, or yung mga hindi pa, matutulungan natin by giving them funds for sustainable livelihood, Sir Tony. Casey? Yeah, Secretary Irwin, magandang hapon po. Nabanggit nyo na rin yung 4Ps, ano? Yan po ang nagiging malaking problema. Maraming natutulungan, pero marami rin nagsasabi malaki ang problema sa 4Ps program dahil yung mga nararapat na nandun sa listahan ay hindi naroroon dahil ang and I'm sure you've heard about this as well, that most of those, or at least some of those who are there on the list, are those who are close to those that are in charge of that list. Kalimitan po, mga barangay captain. Kaya po yung mga iba po na malapit doon sa mga namumuno sa lugar, siyang nalalagay doon sa listahan. At yung mga talagang nangangailangan, yun po ang napapabayaan. Ano po ang plano nyo tungkol dito, Secretary? I agree with you, ma'am. Kulang pa nga yun. As a matter of fact, hindi lang yung mga kamag-anak ng mga local government officials, like mga barangay, mga relatives nila nilalagay nila doon, though capable naman, and they have their own businesses or work. Idagdag ko pa ho dyan yung mga graduate na actually, yung mga may mga anak na may mga trabaho na, professionals na, but yet they keep on receiving 4Ps. Hindi sila nagde-declare na they'll already graduate, ibigay na sa iba. This is a long wait actually, ma'am. Mahaba yung waiting list right now. So, kailangan talaga i-digitalize itong 4Ps, and then continuous ang investigation. Or siguro, as a matter of fact, I made some warning earlier this morning doon sa mga 4Ps recipient na if they're not supposed to receive 4Ps anymore, they have to surrender it na para mabigyan ng opportunity or chance yung mga nasa waiting list. Kasi kawawa, napakadami pag nila, Ma'am Carmina. Medyo lilihis po ako, Secretary Tulfo, because we're also talking to you as a former media practitioner, at marami po ang nangangamba kung ano ang magiging itsura ng relasyon ng media at ng Administrasyong Marcos kapag po nagsimula na itong mamuno sa ating bansa. What can you tell us about how this is going to look like between media and the Marcos administration? And are you going to help in any way sort of rebuild the trust, if it should be rebuilt, between the two entities, Secretary? I'm sorry, Ma'am Carmina, I can't answer that because I am not with the Office of the Press Secretary. I am just handling social welfare. I cannot speak about the
the Office of the President, ma'am, all I can speak is use of Department of Social Welfare. Pero kung akong tatalunin nyo, ma'am, open naman ho yung agency. As a matter of fact, I encourage the media, ma'am, pag merong alam sila na mga anomalies, yung mga yung mga paghingi ng tulong na abuso or our employees that are abusive, they can call my attention, ma'am, para we can fix that. I know that media will play a big role. Dito po ha sa DSWD, media will really play a big role. And I will really ask the help of the media to inform me or to call my attention so that we can correct yung mga mistakes or yung mga hindi tamang practices sa DSWD, Ma'am Carmine. Secretary, how will you reinvent the Department of Social Welfare and Development under your watch? Run it to me one more time, Ma'am Carmina. How will you reinvent the department under your watch? There's a lot of work to be done. As a matter of fact, I already ordered, ma'am, my staff starting tomorrow to review these long lines. Every time or whenever you go to the DSWD office, there's a long line of people. Kasi, ma'am, the bureaucracy and the red tape, yung fill out pa lang ng forms, ma'am, may mga questions doon na shouldn't be asked anymore. I mean, if you're asking for burial assistance, there are questions like how many kids do you have, where were they born, what's their educational attainment. I think this is one of the problems, ma'am, kaya humahaba yung line. Another thing, what we have to do is yung giving out cash, yung mano-mano na bibilangin pa kung 10,000 na kailangan, bibigay sa harap nila yung 10,000. That's the reason why we have to digitalize itong pagbibigay ng ayuda, ma'am, through QR codes na lang or reference numbers sa cellphone nila, and then they can go to any 7-Eleven or Cebuana Luwia and get their money there, and hindi na po doon sa DSW para maiwasan din po, ma'am, ang corruption. Parang ang hirap, no? Parang ang hirap talaga intindihan, ano, Secretary, kung sino pang nangangailangan ng tulong, yun pa ang pinahihirapan. Yan na nga po, ma'am, eh. We have to correct that immediately. At saka, yan din po ang marching order sa akin ng Pangulo na wag na pong pahirapan yung mga mahihirap. At saka, dapat kasama sila sa pag-angat, ma'am. Dapat wala raw hong may iwan. Kaya nga po, ang pinaka-solution po dyan is to digitalize lahat po ng DSWD offices. Kasi, isa pang problema, I'm going to tell you now, ma'am, eh. Hindi po siya real time. Kunwari, pumunta ho kayo ni Sir Tony, humingi kayo ng ayuda sa central office ng sabihin natin medical assistance. After 3 hours, punta lang ho kayo sa Pampanga regional office namin, makakuha ka na naman doon. Hindi makikita, hindi ka agad matatrack, ma'am. That's what we have to avoid. Yeah. Ang dami pong nasasayang na fund, ang dami hong naluloko, nasasayang po yung pondo, Ma'am Carmina. Secretary Irwin, sa trabaho ba ng DSWD, madalas ba kayong may pagkakataon na makipagtulungan din, no? Makipag-coordinate with mga NGO na ang layunin din nila ay makatulong din dun sa mga marginalized, katulad din ng mga natutulungan ng DSWD mismo? Oh, yes sir. Yes sir. That's a big plus sir factor, kasi kung yung mga areas po na we cannot reach, tapos meron po sila mga offices, meron po sila mga people on the ground, mas madali na ho yun, sir. We can tap them to tell them, like, help, please help us. Kagaya po yung binuo ni VP Len Robredo, yung angat buhay, sir. And then I'm just waiting if they communicate with me, then I will really sit down with them. And of course, Sir Tony, we really need all the help that we can dito po sa mga NGOs. Because Philippines, sir, is a big, big, big country. I mean, a lot of islands na hindi po naabot ng tulong. So, we really need the help of the NGOs. Yeah. Secretary Irwin, hindi ka pa ba hinahanap? Baka magsisimula na yung cabinet meeting, ha? Wala pa, sir. I know. I remember, nag-cover ka dito. Sir, sa Tuesday pa raw po. Sa Tuesday, nag-o-taking po silang. Tapos na ako mag-o-taking. Yes, okay, sir. So wala mo ng cabinet meeting today? Not today, sir. Meron po kaming mass tomorrow morning, and then ang first cabinet meeting, sir, will be on Tuesday afternoon po at 2 o'clock. Ayun. Kasi nauna, yung mga unang pinaabot na information sa amin dito, after no outtaking, magka-cabinet meeting daw. So, Tuesday na mismo. Okay. Magiging regular cabinet meeting schedule na ba yun? Every Tuesday na ba? Hindi pa po. Ang pagkaalam lang po namin that there will be a cabinet meeting every
every week. Tapos it will be in the afternoons daw, Sir Tony. That's all I know. Okay. Well, Casey? Just one other question. You know, your success, Secretary Tulfo, will be greatly determined by how much the President trusts you. How much does he listen to you? Ano ho ba ang relasyon nyo ni Pangulong Marcos? Ma'am, nakita niya lang ho siguro yung during the pandemic, ma'am, na wala siyang outlet, wala po siyang mapuntahan. So I invited him and he said, like, you can join me in my radio program sa Radyo Pilipinas. It's giving tulong. So I think tumatak po sa kanya yun, ma'am, nung pandemic, namimigay ho kami ng mga tablet, ng mga bigas, what have you, kahit lalo na ho dun sa 2021, ma'am.